And he trembling and asking his friend, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. And the man which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, and saw no man, but they led him by the hand, and brought him into Damascus. He was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayeth. And he hath seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him, that he might receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. And here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Sabay-sabay pa tayo, 15 and 16. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him great things he must suffer for my name's sake. Okay, ulitin ko lang ha. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Let's pray. Mga naman, salamat sa inyong mga salita, Panginoon, kwento ng Saul, naging Paul, Panginoon, ginamit niyo, Lord. Una, siya ay kalaban ng gospel, but later, siya po ay nagtapat sa inyo, Panginoon, with the zeal na dati meron din siya, but mali, ay nang sinasamba before, but nakilala niya kayo. We pray. Ang buhay ni Paul ay magmarka sa aming mga puso din, Panginoon, sa aming buhay. Dahil we pray na kayo po ay mag-usap sa pamamagitan ng kanyang buhay at paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kayo manalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayun, nakahabol ah. Sakto. Okay, buti pala. Hindi si Hannah, no? Nakakasama. Okay. So last week, Acts ano po tayo, 8, tinapos na natin, no? Acts 8. So ano yung Acts 8? Oh, ba, naka-uniform ka pa? Okay, ano yung sabihin ko? So last week, Acts 8, siyempre, sigat yan kay yung kwento dyan ay si Philip, di ba? Pero yung naunang part, si Simon, the sorcerer. So yun yung dalawang kwento sa Acts 8, katapos ni Stephen sa 7. Pero dito, sa Acts 9, mag-focus na po tayo kay Paul actually, pero sisingit niya si Peter later sa next chapter. Pero itong si Saul, nakita na, narinig na natin yung pangalan niya sa Acts 7. Diba? Nung pinatay si Stephen, si Saul yung parang witness. Kasi po, ganun po yung kahit sa atin po, di ba, alam nyo po yung death penalty. Di ba? So, mayroon mga witness yan. Naalala ko yung, hindi ko alam yung masyadong detail, pero alam ko, yung judge, dapat panoorin niya yon. Yung jury, sa US kasi. Kailangan, yung hinusgahan mo, panoorin mo yun. Ngayon, sa kanila, ganun din. Sinong batas talaga nila eh. Especially sa audio, tama po yun eh. Pag hinusgahan mo kasi isang tao, mas mali yung paghusga mo, pwede mong hindi ko alam, pwede mong baguhin. Pero definitely, magkakaroon ka ng ano nun. Ang konsensya ka nun, kung mali yung nakita mo yung tao, walang ginawa pa lang, di pala niya karapat-dapat na parusahan. Tapos, pinaparusahan mo, ikaw yung nag-judge.
So si Paul po yun, si Saul. Okay, Saul, sa English po yung Saul, Saul sa Tagalog. Ano ba sabi niya? Threatenings, breathing out. Okay? So yan, breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went unto the high priest. So bakit siya pumunta sa high priest? Nasabi dito, in desired of him letters to Damascus, to the synagogues. Okay, synagogues yan ha. Synagogues. Tagalog, sinagoge. Ata. Sinagoga ba? Sinagoga. That if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. So, sinabing bound, nakatali. Ibig sabihin lang, no, ikukulong niya. So, nakita niyo ginagawa ni Saul. Siya ay napakazilo sa kanyang religion. Ang religion nila ay Judaism. Zilos, ibig sabihin, napakasigasig. Kunwari, preacher ako. Pwede mag-preach ng ganda lang. Oh. Mga kapatid, ayaw ko eh, ano, okay, amen. Pwede naman yun, di ba? Kaya pag zilos, nagsisi ka na, Steven! Hindi. Nakatalang malaman niyo yung zilos. Okay, pag sinabing zilos, may kasigasigan. Kaya nakita niyo naman to, wala naman sa akong pakialam doon, pero siya mismo yung namumuno sa pagpatay. Matindi, di ba? Kasi, eh, naku, yung mga yan, mga heretic yan, patayin natin. So, mali po yun. Actually, kahit sa Old Testament, may exemption lang, naalala ko tuloy yun. Pag talaga daw, ano, alam niyo naman kasi yung time ng Old Testament Israel, di ba? Yung gobyerno nila, at the same time, religion nila yun. So, dahil sila din yung government, pinapatay nila yung mga heretic. Especially pag gusto kang i-lead sa way ng palayo sa Diyos, yung nasabi dun. Kaya ang ginagawa ni Saul, parang ganun. E samantalang under Roman rule naman sila. Diba? So, may something's very wrong. Pero gusto lang natin makita dito yung zealousness ni Saul sa kanyang religion. Kala niya naglilingkod siya sa Diyos, yung pala, hindi na pala, kalaban niya na pala ang Diyos. Okay, kaya pumunta niya yung mga high priest. Siyempre, mga kailangan ng mga papel yan, I believe, no? Para sino ba yung may authority na magpakulong, ganyan. Ano? Sabihin, yung kala ni Saul, ginagawa niya para kay Dan na yung, yes, kala niya. Itong kwento na to, ito yung mangyayari na doon niya ma-realize na mali na pala siya. So, ang lesson dito is pwedeng, kahit ikaw, kunwari, sabi mo, alam ko, tama ang ginagawa ko. Hindi mo ba nakikita na siga-siga mo hindi ibig sabihin ng tama ka. Hindi ibig sabihin ng tama ka. Okay? Okay yun, yung masigasiga, pero ang puno sa lahat na dapat mong alamin kung tama ka ba, kasi kung mali ka na, edi asigasig mo sa paggawa ng mali, tama ba yun? Edi lalo nang naging mali. Kaya sabi dyan, that if he found any of this way, ano yung this way? So yan po yung tawag dati sa mga Christianity, kasi wala pa namang official name sila, alam lang nila, taga-sunod ni Jesus. So later pa sila tatawagin Christian, magiging bansag sa kanila, magiging tatawagin sila yon, i-embrace nila yon. Pero, kaya ang tawag lang sa kanila doon, this way. Basta may paraan, may daan, or basta may kaparaanan, may pananampalatayang nakikilala na siya pinag-follow kay Jesus. So kahit sino daw na makita niya na nag-follow dyan kay Jesus na yan, kanila, no? Lalaki o babae, gabos natin. Matindi, di ba? Yan si Saul. Tandaan nyo yan, ha? Si Saul ay napaka loko-lokong tao. Wicked. Yung time siya po yan saved. Dahil siya ay, sa mga lesson sa atin dyan, yun nga, yung mga, itong mga kulto, minsan, ang hirap i-win yan. So, pero may pag-asa tayo. Kahit yung mga anak-anak siguro natin.
itong anak kong to, walang pakialam, nagkakantahan na, ayaw kumanta. Mga ganon. Diba? May ganon ba? Hindi, mahina talaga yung mga kanta. Pero practicein nyo nga yung boses nyo. Ganun lang naman ako dati, napakahina ng boses ko. Hindi nga ako pala salita. And as he journeyed, he came near to Damascus. So Damascus, medyo sa north na yan, di ba? Yan ay modern day Syria na. Yan pa ay, alam ko, buhay pa yung city na yan. Sa ngayon. And suddenly, there shined round about him a light from heaven. So, bigla-bigla, merong... Okay, para alam niyo na kwento. Kasi yung kwento ni Paul na to, ilang beses ang ulitin po. Sa Acts, parang dalawang beses. Tapos sa ibang pagkakataon pa, Galatians na tayo. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? So, ito ay sa mga dahilan niyo ba, ginagamit o na sabi, kinakausap ako ng Diyos. Okay? Eh bakit si Saul kinausap ng Diyos? So again, ako, wala akong problema doon kung totoo. Pero ngayon, hindi ako naniniwala, bakit ka baka kasapin ng Diyos, tapos madalas nagkasabi pa niya, mga Pentecostal, mali yung aral mo, kinakausap ka ng Diyos. Ano ka? Labo. Bukod sa mahilig pa sila sa miracle, tongues, ganyan. Naniniwala ako ba doon, kinausap ka ng Diyos? Napaka-special mo naman siguro. Na tao. Ba't mali-mali yung doktrina mo? Hindi ako naniniwala. So, kung kakausapin tayo ng Diyos, di okay, pero hindi ako naniniwala na ngayon na kailangan pa dahil salinaw na ng salita, salinaw na ng Bible, church history, ano pang kakausapin sa'yo ng Diyos? Meron siguro minsan mga pinaparam ka na ito, kausapin mo to, parang si Philip last time, di ba? Sabi, oh, kausapin mo yan. Yung mga ganun lang, hindi siya ganun ka katagal na may ni-reveal sa akin ng Diyos at ako lang nakakalam, ang bihira. Hindi ako maniniwala. Pero yung mga yan, witnessan mo yan. Yung mga ganun, yun yung mga madalas sa ating mangusap mo. Mag-pray ka, ganun lang. Magbasa ka ng Bible. Pag nagbasa ka ngayon, doon mo na makikita yung dito ka na talaga kakausapin ng Diyos. Kasi malinaw to eh. Amen? Okay, so sabi dito, ito malinaw to. I believe, yun yung sinabi dito eh. Literal to. Kinausap talaga siya ng Diyos. At sabi sa kanya, maikli lang. Sabi niya, why persecutest thou me? So, meron ka bang pagkakataon na, ito madalas, ya, tanong natin mga bata, uy, bakit mo ginagawa yan, di ba? Naalala niyo yung Old Testament naman sa Garden of Eden, ganun din ang Panginoon eh. Kasi sinabi niya na instruction niya, minsan, hindi na siya, parang yung responsibility siya, pinasa atin din. Ang gagawin niya sa ngayon, ang tanong sa kanila, where are you? Di ba? So, nagtago sila, where are you? So, si Cain naman, where is thy brother? Abel. Ngayon, mga, ang Panginoon, pag tinatanong ka niya, medyo, huy, tinatapik ka na niya, makinig ka na. Amen? Kay Saul, ganun, medyo tindi mo. Siguro, may okay ka rin tao, kaso hindi mo ko kilala ng gusto, dapat mo akong makilala. Okay, yung mga hindi pa save sa atin, si Hannah, siya na ba si Hannah? Ligtas na ba si Hannah? Yan. Siya na tuloy, Hannah. Si Hannah. Si Hannah. Kilala mo ba si Hannah? Sa Bible? Si Hannah. Nanay ni Samuel, naman ba? So, kinausap niya, Saul, Saul, why persecutest thou me? Again, hindi niya pinapatay yun. Hindi niya pinapatay si Jesus. Di ba? Nasa langit ng Panginoon itong time na to eh. Pero bakit, why persecutest thou me? Ang pinipersecute, nakita natin kanina, pinipersecute ni Saul ay mga Kristiyano. So, another lesson dyan, ikaw ah, kahit sino ka pa, yung iba kasi may mga ibang, kahit Kristiyano, pinipersecute kapwa Kristiyano. Pag inaapi mo yung kapwa mo, anong ginagawa mo? Sabi ng Panginoon, ang anumang gawin mo sa aking anak ay ginawa sa iyong kapatid. So, anak na yun. Anak ng Diyos. Ginawa mo na yun sa akin. So, okay, malinaw yan. Hindi yan applicable sa mga reprobate. Ha? Hindi yan applicable sa lahat ng tao.
Yung iba, yun ang gagawin eh. Oh, ah, gawin mo ng mabuti itong ano para ikaw ay kalugdan ng Diyos. Yung mga bakla. Hindi niya sinabi yun. Okay. Yung iba, yun ang ginagamit eh. Yung mga kapatid mo. So, lesson to, mga kapatid. Pag lumaki-laki tayo, kahit sa ano siguro, pag dumami tayo, may time na, maaasal ka sa kapatid, maling-mali yun. Ito lagi siya nasabi sa mga bata, mga anak namin. Huwag kayong mag-away, di ba? Ilan na lang kayo eh. Away pa kayo, di ba? Ka-classmate mo na, kapatid mo pa. Mag-away pa kayo. Paglabas niya sa labas, ganun din. May times na makaka-conflict mo ibang tao. Alam mo na ngayon gagawin mo. Eh kung sa kapatid mo, maayos yung pakitungo mo. Sa ibang tao, ganun din. Okay? Again, pwede lang yung mga reprobate. Pero alam mo yung ano, paano magtimpe, alam mo yung paano magbigay, unawain yung ibang tao. Dapat alam mo yun. Tayo napunta doon. Anyway, so yan, pag pinipersecute mo, kahit ginagalit mo, nineneglect mo yung kapatid mo, parang sinasabi ng Panginoon, siya yung nineneglect mo. For example, buti, dito kayo ngayon, di ba? Yung ibang mga kapatid, ligtas din naman, member din ng church, pero minsan, ayaw attend, late, mga ganon. So kahit ano pang sabihin natin, minsan nakaka-discourage yun. Lalo yung mga dati, nung bata pa ako, yung deserve mo nun ni pastor. Eh, ba't pala yung ibang member, ganyan? Eh, tapos, siyempre, kaya i-address ni pastor yun. O, yung mga bago, huwag niyong gagayain yung mga yan. Yun ang maganda dun eh. So ngayon, yung mga bago, mamimili ngayon sila sarili nila, ano man dapat namin gawin, eh, ba't yung ibang member? So, ano yun. Pero nahihirapan yung pastor, di ba? Pero ang Panginoon, ganun din. Pag parang di mo pinapahalagaan yung gawain ng Diyos, ano mangyayari? Parang sabi ng pwedeng sabihin sa inyo ng Panginoon, 'di ba? Parang natapos tayo sa Malakay. Parang ninanakawan mo siya. Kasi inalat niya na 'yun eh. Okay? Okay? May blessing ka. May gawain tayo. Okay, ito yung obligation mo sa gawain. Eh hindi mo ngayon binigay. So parang sabi doon ninanakawan mo siya, 'di ba? Tindi ng ano, 'di ba? So ngayon dito naman, lalo na 'to. Yung mga unang Kristiyano eh, nag-meet lang, sumasamba lang, tapos papatayin mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, parang ako na yung inuusig mo. So mabigat, mabigat yan. Actually, yung isang statement na lang yan, sa Diyos galing yan. Kay Jesus. Kaya tandaan yan, anytime na mangyayari sa inyo, matetempt kayo na hindi man umaten or kahit kagalitan, neglect yung kapatid mo. Huwag, amen? Huwag kasi nasaktan yung gawain ng Panginoon. Pero, sabi dito, sabi ng Panginoon nito, ni Paul, sabi niya, "Who art thou, Lord?" So, nagtanong siya. So, narinig niya yung boses ng Panginoon, pero, naintindihan niya rin yun. Pero, ang tinanong niya, "Who art thou?" So, yung pwede nating mapulot dito, pwede palang kinakausap ka ng Diyos, pero hindi mo alam kung sino siya. Okay? Either hindi mo narinig, o tinatanggi mo. Diba yun? Hindi naman si Jesus yun eh. Nagsabi sa akin na huwag kong gawin tong... Hindi siya yun. Ano ko lang yun, naisip ko lang yun or something. O, si nanay lang yung nagsabi. Si pastor lang nagsabi nga kailangan mag-church eh. Sinabi na nga sa ano, di ba? "Children, obey your parents." O, si tatay lang yun eh. Sinabi yun sa Bible. Pero ito naman Panginoon, nagpangilala rin siya. "And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecute." Inulit pa. Kasi ang bigat niya, siguro itong mga statement lang kasi sa Bible, medyo maigli lang ang kwento kasi nga, hindi mo pwede lagay dito, pero kaya every statement dito, mabigat yan. So parang pinapaalala niya, ako ang Panginoon, ako ang tagapagligtas, yung mga yan, kaya nagtitipon niya, kaya naglilingkod dyan sa akin, dahil sinabi ko, nagawin nila yon.
Tapos pagbabawala mo, anong ginagawa mo? Di ba? So kaya nga itong ano na to, COVID na to, minsan. Naging ano rin to eh, may mga kaibigan tayo church sa ano. Talagang nag-conflict din sila mismo. Kasi kaya, yung iba sabihin, no, bakit kaya natakot dyan? Iba naman, ay, bakit? Eh, naku, pag nakulong tayo, paano? Ano, gagawin natin? So kaya nagkakaroon ng conflict mismo yung mga magkakapatid. Kasi iba naman, OA naman. Sabi, kami, matapang kami. Eh, hindi naman bawal sa inyo, ba? Sa amin, bawal eh. Mga ganyan. So kaya mag-iingat tayo, ano rin yung dealing natin sa ating kapatid. Pero dito, napakalinaw yan. Pag hinahadlangan mo yung gawain ng Diyos, kalabang ka ng Diyos. Okay? Ito yung pinakamaganda dito, sinabi niya dito, nag-stick sa akin nung bata pa ako kasi, alam niyo ba yung ibig sabihin ng pricks? Hindi masyadong ginagamit yan. Pero sa kanila, ano yan? Parang stick lang yan, ha? Panusok. So, sabi nila, either panusok yan sa hayop para gawin, pumunta siya, punta ka doon. Pwede ganun, pwede rin yan sa labanan eh. Isang word pa dyan, yung goads. Malala yung goads. So, pwede mo ba tadyakan yung, ano, yung matos? Matulis. So, again, nakikita nyo yung sinasabi ng Panginoon kay Paul. Anong ginagawa mo? Anong sinusubukan mong gawin? Diba? Kasi alam niya, maliligtas to eh. Ngayon, kung gusto niya patayin niya mga yan, nahayaan niya na yan, siyempre ano naman yan eh. Pero si Paul, dahil mahal niya si Paul, at meron siyang balak gawin kay Paul, at pagawa kay Paul. So, ito yung nakita ko dito, kung paano ang Panginoon ay kinakausap si Paul. Dahil matindi yung kanyang kasalanan, matindi rin yung dealing sa kanya. Ngayon. Ganun yun eh. So kayo, malating yung panahon sa iyo, huwag naman. No? Ito, mga nagbibinata, nagdadalaga. Minsan, yung preaching sa inyo, minsan mabigat. Magiging mabigat. Bakit kailangan ko pahiya? Eh, walang iya ka eh. Minsan ganun eh. Yun ang totoo. Darating sana, huwag dumating sa inyo yun. Pero huwag din kayong magulat na bakit si pastor ang bait-bait para minsan ang nung Sunday, yung tindi niya sa akin. Ako yun eh. Alam mo pala eh. So, ganun ang Panginoon. Kasi parang magbago ka. Makakasama sa iyo yan. Makakasama sa iba yan. Anong gagawin ng pastor o nung Panginoon? Yung malamang talaga, matindi rin yung banat sa iyo. Diba? Yung kinukumpara si Paul, tinatadyakan niya yung matulis na bagay. Atadyakan mo ba yun? Ano nga sa paa mo nun? Ganon din describe ng Diyos yung ginagawa niya. Hindi niya kaya lumaban sa Diyos, pero sige lang. Kaya ang bigat po nito. Kaya I believe yung panahon pa lang nito talagang nangusap ang Panginoon talaga sa kanya. At syempre dahil na-save siya later, tumalima siya. Kaya nga actually tawag niya agad sa Panginoon Lord eh. So kung pinapatay mo yung mga Kristiyano, obviously hindi mo kinakilala yung Panginoon nila. Pero this time, ang tawag sa kanya is Lord. Okay? Kaya, itong verse 6, ang bilis ng pagkakaano dito eh. So verse 6, and he trembling and astonished. Okay? Astonished yan ha. Ano astonished? Nabigla, nagulat, namangha. At sabi dyan, trembling. So ibig sabihin ito, naintindihan niya talaga, ginagawa niya, mali siya. Okay? Parang salvation story na to. Intindihin niya, ang Panginoon ay may judgment, hindi niya kaya labanan, wala siyang magagawa sa atin para mailigtas sarili natin. Pero dito, both, no? Wala kang magagawa pag against ka sa Diyos, ano mangyayari sa'yo? Kaya tumalima na siya, tinawag niya ulit Panginoon, at sabi dyan, nanginginig pa siya ngayon sa takot sa Diyos. Sabi dyan, what will thou have me to do? So may mga preaching na ganyan. So napakaganda nito kasi nga nung unang beses na na-realize siya, yun, na-save siya, ang tanong niya una sa Panginoon, anong kailangan kong gawin? Anong gusto mong gawin ko? So ganun tayo dapat. Actually, itong mga ito, pag nag-soul winning tayo, di ba, anong ginagawa natin? Pag nabigtas talaga, lalo magmaganda yung pagtanggap niya. O anong next? Sinasabi na natin kasi yun yung tamang tanong. Kung may tanong ka ba?
Yung iba kasi pinapasas pa yun. Ano ba nangyari ngayon? Ligtas daw ako. Pinapasas kaya, kaya ano pa na naman, alalayin natin siya, no? Sabihin natin, oh, anong next step sa'yo? Maganda, may church ka, yun agad. Kaya bibigyan natin ng Bible, magbasa ka, maganda. Kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo, pero ito maganda mong gawin. Dapat basahin mo, alamin mo yung gustong mangyari sa'yo ng Diyos. At isa sa mga gustong mangyari sa'yo, magbasa ka niyan, magpray ka, mag-church ka. Kaya in-invite natin sila. Yan ang tamang response. Kasi niligtas ka ng Diyos, anong gagawin sa'yo ng Diyos? Bakit ako niligtas ng Diyos? May gagawin ka. Hindi naman pwedeng parang ikaw na yung Diyos na may utang ang loob sa'yo. Ang Diyos na iligtas ka. At niligtas ka, okay, tapos na. Okay ka. Okay, gagawin ko na gustong gawin, ha? Mali. Kaya, yun ha, ganun nyo. Mga bata, ligtas na ba kayo? Tinatanong nyo ba yan, Hana, sa sarili mo? Ay, kay Panginoon, ay, Lord. Jesus, Lord, anong gusto mong gawin ko, Lord? Tinatanong mo ba yung kay Jesus? Ha? Hindi pa. Kaya ka tinuturo sa atin. Yun ang tama. Ikaw, Joshua, tinatanong mo ba kay Jesus yun? Lord, anong gusto mong gawin ko? Tingilan mo yung game. Say, kaya nga ayoko tayong tanungin eh. Oh, ganun tayo minsan. Diba? Peter, tinatanong mo si Jesus, anong gusto mong gawin niya? Anong gusto mong gawin niya? Anong gusto mong gawin? Eh, anong gusto? Oh, yun na yun. Anong gusto mo, anong gusto ng Panginoon na gawin mo? Tinatanong mo yan? Oo, hindi lang yun. Tinatanong mo ba yun o hindi? Tinatanong mo ba kay Jesus, Lord, anong gusto mong gawin ko? Hindi pa. Kaya tinuturo sa inyo ngayon. Stephen, tinatanong mo ba si Jesus, Lord, anong gusto mong gawin ko? Kasi pag mga baguang Kristiyano, oh Lord, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito. Ang nangyari, parang niligtas ka na niya, oh, meron ka ng utosan ngayon, Lord. Baliktad eh. No, actually, kahit sa mga anak natin, talagang tayo nagbibigay sa kanila, nagbibigay, ganun naman yun. Kaya ang Diyos ganun din. Pero, tanong mo naman yung tamang tanong, di ba? Pinapakain ka, inaalagaan ka, niligtas ka pa. Sige lang, gawin mo lang ng gawin yun, ha? Mali. Si Daddy, tinatanong mo ba yun? Everyday. Ayan, dapat ganun. Jamie. Diyan, ha? Diyan. Nasaan na si Brother James? Nalisan. Okay. Tanong nyo kasi ang maganda dito, nanay. Yes, Aiden. Aiden. Okay, ngayon alam nyo na. Kasama yan sa panalangin. Lalagyan nga natin yan kasi puro prayer items natin. Tayo humihingi. Pero nalagyan natin ng Thanksgiving na. Ngayon, sabi ko sa inyo, mag-suggest kayo eh. Mapaalala nyo sa akin, lalagyan nyo ng ano, sino yung lalagay. Yung prayer item, Lord, give us, ano, show us what you want us to do. Our will in our lives. Your will. Anong gusto mong gawin ni Hannah? Eh, bata pa ako eh. Okay lang yun. Pag madalas mo tinatanong sa Diyos yan, magiging mas malinaw sa'yo yan. Alam niyo ba yun? Tanungin mo siya araw-araw. Hindi ka na mali ba yung ginawa ko? Tama. Natutulog ka, di ba? Minsan nga, di na naiisip ng mga tao yun. Kaya nga, inaaral natin. Itong ganda ng ano ni Paul eh. Si Paul, maniwala kayo, ganda ng ako sa buong sarili kong buhay. Isa mga hindi ko makalimutan ang preaching ni Pastor Lito, yung ano. Hindi ko nga na-record yun eh. Hindi ko rin nalagay yung outline. Yung ibang outline niya, meron akong copy. Pero yun, hindi ko man lang na ano. Pero, nasa puso ko naman. Ang title nun is Dare to Fail. Ibig sabihin talagang hindi alam ni Paul kung anong gagawin niya. Sige lang. May mensahe dun eh. Pero ito, okay, naintindihan niyo na. Isa sa mga dadagdagan sa prayer natin, Lord, anong gusto mo na gawin ko? Magandang tanong ng isang Kristiyano.
At dahil doon, tama yung tanong niya, eh, sinagot din siya. And the Lord said unto him, arise, and go into the city, detalyado, and it shall be told thee what thou must do. So, hindi ni lahat. Pinam lang siya ano yung gagawin mo una. At kasi alam niyo yung kahit tayo, ha, hindi ka bibigyan ng presidente kunwari ng, tawagin ko nga si Duterte. Oy! Usap tayo isang oras, ha, huwag mo bababaan. Hindi ka bibigyan ng time nun. Mga ganyan tao. So kahit nga ibang tao, minsan hindi tayo bibigyan ng panahon, di ba? Pag mataas ang tingin mo sa sarili mo, yung iba nga, yung anak nga nila, hindi nila binibigyan ng panahon minsan. Eh. Kaya nga nakakaloko-loko. Ganun ang taong, I mean, nasa kanila kasi, di ba? Kahit tayo, nasa sarili mo, pagdidesisyon kung saan magagamitin yung oras mo and kasama doon, syempre, kung sino kakausapin mo at gano'ng katagal. So, I believe, bang, pwede ma-derive dati ng Panginoon, ganun. Hindi kanya pag-aaksaya ang panahon lagi. Sa Bible, hindi lagi tayo may nakakausap ng Diyos. Kaya kahit kay Solomon, ilang beses siya kinausap, bilang na bilang yun eh. Alam niyo ba yun, Solomon? Pinatalino siya ng Diyos, pero hindi siya na everyday kinakausap. Kaya na tumatayo baloy bukod sa mga Pentecostal na ito, pag yun eh. Kinausap ako kahapon, kinausap ako gabi, kinausap ako ngayon. Pansinin niyo, mga false prophet, ganun. Video call, baka demonyo yung kausap mo. So, ganun po yun. Hindi binigay sa kanya lahat, pero mapapansin nyo, tinuro siya sa tao na makakatulong sa kanya. So, ganun din po tayo ngayon. Kaya pag soul winning natin, tinuro na kita sa church, laan na akong pananagutan sa iyo, ha? Ngayon, minsan din, na-follow up natin iba. Pag kailangan, o talaga namang maganda rin yung response nila. Pero hindi natin pinapollow up lahat kung napansin nyo, kasi hindi natin kayang gawin yun, basically. At hindi din kalooban ng Diyos yun. So kung tama yung pagtanggap nila, gusto nilang pagpalain, eh ayusin nila rin yung pagsunod sa Diyos. No? Ligtas na nga sila, salamat. Yung iba. Pero iba pa yung rewards. Yung iba dyan, karamihan talaga wala. Hindi mag-church yan. So yung magtatapat, yun ang maraming rewards. So nakita natin dito, hindi lahat ng detalye binigay sa akin. Tinuro siya sa isang disciple na nagngangalang Ananias. So, hindi po yan yung asawa ni Sapphira. Patay na sila, di ba? Sa chapter 5. Hindi rin yan yung high priest. Yan ang common name sa kanila, Ananias. Eh. Sana ba yun? Okay. And the man which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. So, ito po yung nangyari, ha? May controversy, pero may konting ano dito. Discrepancy sa ibang mention ito. Sabi sa isang mention, nakinig nila yung boses ng Diyos. Yung isa naman, iba naman, wala. Blind, ano lang, yung light lang, nasilaw lang sila. So, paano natin re-reconcile yang saan natin pag-aralan nyo? Pero pag may nakita kayong conflicting sa Bible, ano lang, may explanation doon. Lagi, okay? So, nakalimutan ko kasing i-look up to eh. Pero ang alam ko yan, narinig nila, pero hindi na inaintindihan. Pwedeng ganun. Okay? Okay, so si Saul lang yung nakaintindi at after noon siya ay nabulag. And Saul rose from the earth and when his eyes were open, he saw no man. But they led him by the hand and brought him and into the Damascus. And he was 3 days without sight and neither did he eat nor drink. So, kaya kung naalala niyo si Zacharias, tatay ni John, ano nangyari sa kanya? Nung nagkaroon siya encounter sa angel. Naalala niyo pa? Ay, yung anak siya. Tatay ni John, si Elizabeth, tsaka si Zacharias. Ano nangyari kay Zacharias? Priest siya, di ba? Hindi siya nakasalita din, di ba? So, isa yun sa mga, huwag niyo gagayahin, ha? Basta sinasabi ko lang, huwag niyo pepegayin, I mean. Pero, pag ang encounter sa Diyos, si Moses, di ba? Ano nangyari kay Moses naman? Nag-shine yung ano niya, di ba? Mukha niya. So, mayroong something talaga pag
encounter mo ang Diyos. Okay? So sa atin, minsan sa preaching, sana minimeditate nyo yan pag-uwi nyo. Okay? Mababago kayo, kaya ako naniniwala ako nung una, sabi nga sa inyo, ako ay hindi inclined sa pagsasalita kasi nga, abang ko, basta hindi ako na eh. Wala lang, ayaw ko. Meron akong sa, ano, basta. Kaya dati nung bata ako talagang hindi ako magaling magsalita. Hindi talaga. Pautal-utal ako, pabulol-bulol, kasi hindi ko napapractice, hindi ko gusto. Okay, kaya napansin ko rin yung bandang high school na lang ako. Bakit kaya, kasi tinatawanan ako. Hindi daw ako maintindihan, kinakain ko daw yung salita ko. Lang pakialam, eh, contento ako sa buhay ko. So, pero ngayon, bakit ngayon, Pastor Reyes, ba't ngayon, parang, ang tiyaga mo magsalita, tiyaga mo magturo, ang tiyaga mo, kasi nga, importante yung nakuha ko sa Panginoon. So, ngayon, ganun, kaya importante yung atin kayo, bakit? Kasi pag umatin kayo, okay naman yung nagbabasa kayo, okay naman yan eh. Kaso minsan may mga aral na hindi lang basta-basta matututunan sa pagbabasa. Kailangan makita mo yung spirit-filled man of God, ipipreach yan, dideclare yan, matutulungan ka ngayon. Diba, tuloy sleeping yan, wala na namang attention. O lalo na pag mag-isa yan. Ngayon, nagbasa na ako ni... Diba, ang laki nung pagkakaiba, nung nakikinig ka dyan, nakaupo ka, hindi mo alam kung next, baka ako rin tatawagin. Alam, makinig ako. Diba? Iba yun eh. Kaya, nabanggit natin kanina, pag nagsasalita ng Diyos, makinig. Kasi pag hindi, sayang. Madalas mangyari yun. Sa mga taong iba. Kinausap nila sila ng Diyos, diba? Nalala nga sa Mount Sinai. Okay, ganito ha, kakausapin ko kayo lahat ha. Mandang ulit, natakot sila. Huwag na, ayaw ko nang kausapin. Kauna lang. Madaming ganun. Nasabi ako, kulang na lang. Anong, igapos ko yung tenga niya sa speaker. Gusto niyo? Isang kulang na lang. Ganun eh. Kaya, yan, pag nagsasalita ang Panginoon, makinig. Dahil magbabago ka. Sabi nila sa English, you will not be the same. Pag nakilala mong Diyos, kahit yan, ligtas na ako eh. May mga preaching na, pag naintindihan mo, sinabi talaga ng Diyos yun, iba ka na, after nun encounter na yun. Hindi ako masyadong gamitin yung word encounter eh. Mga Pentecostal kasi yun. Pero parang ganun, may tama rin naman sila, no? Pero sa atin, ibig sabihin ko ng encounter, yung salita lang, just naiintindihan mo. Pinit sa hindi yan, hindi ka tinabihan ni Jesus dyan, ng Holy Spirit. Okay? Ibig sabihin lang, naiintindihan mo yung kalooban niya dahil nakinig ka. Amen? So si Paul, ganun, hindi siya nakasalita kasi grabe yung, pero yung kausapin ka ng Diyos. Diba? Bukod sa nabulag siya, hindi siya nakapagsalita. Sorry, hindi sabi bang di makapagsalita? Hindi lang kumain. Hindi lang kumain, sorry. Si ano yun? Si Zacharias yun. And there was a certain disciple, ito na. So, hinanda na pala ng Diyos yung kanyang, yung tutulong sa kanya. Kasi wala nang sinabi sa kanya, kundi, pumunta ka doon, sasabihin sa'yo doon kung ano yung kailangan malaman. So, ang gagamitin si Ananias. And si Ananias, kinausap na ng Diyos, sasabi dyan, kinausap din ng Diyos, ayun o, pulaw, Ananias. Sabi niya, I am here, Lord. Okay, so ayan yung tamang response na naman, ha? Sino may mga kinausap ng Diyos? Ganun, dapat. Si Abraham, Abraham. Moses, Moses. Sino pang tinawag ng Diyos? Isaiah. Si John. Pag kinausap ka, Noah. Samuel, pag kinausap ka, sunod, Lord, andito ako. Kinakausap ka na. Parang yung mga anak natin minsan, di ba? Parang may tumawag sa akin na parang... Uulitin pa yun.
Kaya mo siya, nakakaasal yung ano. Hindi nakinig ba ako? Dapat, Nay, ano po yun? Andito po ako. Kasi pag hindi mo alam kung nasaan, sisigaw pa yun. Nasaan na ba yung si Stephen? Baka sabihin mo, andito ako. So magandang acknowledgement yun ng pagtawag ng Diyos sa'yo. Amen? Amen. So ganun ang ginawa niya ni Nayas kasi mature na ito eh. I believe. Sabi niya dito, Lord, I am here. And the Lord said unto him, arise! Napansin niyo yung arise inuulit-ulit dyan kahit kay Jonah. Alala niyo si Jonah, arise! Go to Nineveh. Maya-maya, arise na naman. Nung niluwa na siya, arise! Sa Isaiah, arise! Bakit? Kasi yung mga tinatawag ng Diyos minsan parang tulog. Diba? Kaya ito, ginaganto ko ng ginaganto. Buti, maano ito eh. Tibay ito eh. Sing-sing ko, matibay rin. O kaya, hindi ako iniwala sa mga pulpit na glass. Ano kaya yun? Ang nakaka-apekto rin sa church eh. Kaya ang Baptist pulpit eh. May doctrine na yan ha. Pero mas maganda, okay? Prepare, di ba? Yun ang gamit niyan eh. Eto nga, buti. Sobrang tigas naman, misa. Intindihan kayo, tatawa-tawa kayo. Pero ang message is, pag tinatawag ka, mag-respond. Parang sa amin din sa email, minsan, nakakasar yung in-email mo, na-receive naman, nabasa naman, walang response, acknowledgement. Kung may gagawin kang ano, sabi mo, sige po, wait lang. Parang di, may tao ba doon? Ano ba ito? May connection error ba ako? Alam, Facebook, sin zone ka lang, di ba? Nakita, pero walang sinabi. So, sabi dyan, ako, nawala tuloy ako. So, kinakausap ngayon dito si Ananias na, yan. So, nasabi sa kanya, arise and go into the street which is called Straight and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayeth. And then seen a vision, a man, sino yung malis? Malis. When he had seen a vision, a man named Ananias coming in. So ito hindi na sinabi sa atin, pero dito sinasabi sa atin, si Saul pala nag-pray at alam niya na, ina-expect niya na si Ananias. Sabi, sinabi naman pala kanina doon, di ba? Pumunta ka doon at sasabihin sa iyo, kailangan mo malaman. So alam na, ina-expect niya. So pero sabi ni Ananias, kasi kilala niya yung Saul of Tarsus. Diba? Kasi nga kanina, leader to ng mga persecutor eh. Kaya nasabihin niya dyan, hindi, sa buka, bago yun, sabi niya, sinabi ng Panginoon kay Ananias, in-expect ka na doon. Okay, para magka-sight siya. Makakita siya muli. Then Ananias, hindi, may lesson doon eh. So, anong kailangan yan? Minsan, kailangan, para makita natin yung data natin makita, kailangan mo ng believer, ng preacher, para malaman mo yung dapat mong gawin. So sa amin, sa buhay namin, ganyan eh, ang daming tao na lilid mo talaga, kakain mo, ito yung kasinungalingan na inapakita mo yung tama, totoo, malinaw, kaso hindi nyo makita eh. Kaya parang bulag na alalayan mo. Nakapag-alalay na pa yung bulag, ako parang di pa naman. Matanda, di ba? Ganun. Pero pag bulag, talaga. Hirap, di ba? Kasi, pati lalakaran. May tungkod. Tindi, no? Buhay na talagang, Lord, bahala ka na sa akin, eh. Sabagay, pag meron namang ano, ihintuan naman siguro siya. Pero ang hirap, no? Sinong gusto mabulag dito? Ang hirap, di ba? Pero imagine nyo ba yung bulag? Andiyan na yung utog ka na, hindi mo pa alam, malalaglag ka na, hindi mo alam.
So, pero ang pang-taong nag-expect na gumising, ang bulag, eh, ina-expect mo na may mga kapamakan, anong gagawin mo? Tatakbo ka ba dyan? Hindi, di ba? Hayaan mo yung nag-aakay sa'yo, naakain ka. So, sa ating mga Kristiyano, ganun dapat. Pag alam mo may mas matured sa'yo, magpaalalay ka naman, di yung mayabang ka pa. Eh, alam mo na yan. Kahit hindi. Ba't siya mas masyadong ano, minapanghimasukan lahat ng buhay? Di nga eh. Yung tama lang. Hindi ba katulad niya, wala naman sa ating lahat dito. Kung sino lang umaten, yun lang makarinig. Talagang direktang instruction. Hindi natin pinapakailaman ng lahat ng bagay sa buhay niyo, di ba? Ngayon, pag andito ka na rin lang, makinig ka na. Kasi may mga bagay na hindi mo makikita kahit andyan na. Ako, ganun, sa buhay ko. Kristiyano, kaya na-appreciate ko ang church. Kasi by the time na naintindihan ko, dahil kong maintindihan, eh, ganda pala ng ginawa ng Panginoon. Galing. Kahit na may mga false churches dyan, pag nasama ka talaga sa maayos na church, di mo na iwanan yun eh. Anong gusto mong mangyayari sa'yo, di ba? Spiritually, ba't ka alis sa church? Kaya ito, nagpaalalay si Paul, di siya makakita, alam niya itong pinangako ng Diyos sa kanya na magdi-disciple sa kanya, mag-aakay sa kanya, magbibigay sa kanya ng next instruction sa buhay niya, nagtiwala lang siya. At yun, dito tayo punta kay Ananias ngayon. Ito problema kay Ananias. Kilala ka eh. Ito yung ano eh. Loko-loko to eh. Eh, nabulag pala siya. Tadya ka mo kaya sa kanal. Mabuti nga sa kanya, di ba? Antindi mo, hindi ka pa pinatay ng Diyos. Ito naman maganda dito. So, ang lesson naman dito sa ating mga Kristiyano na, may mga kapatid na hindi mo alam gagamitin pala ng Diyos. Itong mga batang tong kulit, reprobate ka na. Ire-reprobate na kita sa utak ko. Ang kulit eh. Diba? Parang di nakikinig. Ano nung ginagawa habang nag-preach? Diba? Naintindihan ko rin naman yan. Ganun din ako dati. Pag hindi ko na gusto yung tono, ganap na ako ng hawakan ko. Hindi ba magsiyaw muna? Ganun eh. Kaya naintindihan ko yan mga bata. Pero kaya nga labanan niya. Man, gawin niya yung tama. Huwag kayong ano, pinapatigas niya yung puso mo. Alam mong tama, alam mong mali ka. Ganun si Paul. Sabi dito, kasi Ananias, nako, ayoko ata nito. Parang Jonah lang. Ayoko nito. Pero maganda nito, kinausap niya ang Panginoon. Sabi niya, Lord, may problema ako dyan eh. Narinig ko, itong taong to ay napakasama ang ginawa niya sa mga kapatid. Lord, sama niya, Lord. So, pero alam ng Panginoon din yun. And, may adon, sabi, and here he had authority. Kaya nga, andito yan eh. Ngayon, pag tayo nagpanalangin sa Panginoon at may bagay tayo hindi maintindihan, okay lang sa atin yun magsabi tayo sa Panginoon ng ganun. Tandaan nyo yun, hindi yung nagtanim ka ng sama ng loob sa Diyos, sa pastor mo, ayaw mo sabihin. Hindi mo alam, alam na niya yun. Alam niya na yun eh. Kaya nung nagtanong si Ananias, sinagot kayo siya ng Diyos at talagang tumalima siya. Sabi niya, alalayan mo yan, no, sige. Kahit ayaw niya, lumalaban yung puso niya. Loko-loko to dahil pinapatay nito, babae, lalaki, bata. But sinabi ng Panginoon, but the Lord said to him, go thy way. Parang, gawin mo na. For he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So, siguro si Ananias ay hindi naman siguro ganun ka binating great man of God. Diba? Parang again, si Peter and Andrew. Si Andrew, hindi nga siya kasama doon sa tatlo, di ba? Na core. Pero si Peter, dahil nalayan si Peter, hindi na siya nainggit kay Peter na siya yung later ginamit ng Diyos. Okay, parang ganun sinasabi ngayon kay Ananias. Ito, may mga bagay siyang gagawin na hindi naman sinabi nung hindi mo kaya, pero siya yung gusto kong gamitin. Okay? Siya ang gagamitin ko, pinili ko siya, at ang gagawin niya, pag sinabing bear is dadalin, di ba?
dadalhin niya yung pangalan ko sa harapan ng mga hintil, ng mga hari, at mga anak ng Israel. So, ibig sabihin, matindi yung gagawin ni Paul, at alam na natin ngayon nga, in hindsight, di ba? Kasi nga, alam na natin, kilala si Paul. Dami niya sinulat, napaka-bold niya. Talaga naman, no? So, yan ang lesson dyan. Huwag niyong ismulin yung mga bata, mga bagong Kristiyano. Alalayan mo lang. Alala ko nung bago ako sa church, ganun. May mga... Siyempre, yung iba, walang tiyaga rin. Yung mga si Ace na yan. Iwalag na yan. Oo, kasi minsan, pag ano, hindi ka pinapansin. Ngayon ngayon, kung di na umpatin yun, mga ganyan. Pero sabi dito, pinagtsagaan siya ni Ananias, di ba? I will show him great things. He must suffer. Ano ulit yung ibig sabihin suffer? Hinayaan or i-allow or gawin, actually, sa kanya. Okay, may mga bagay daw na gagawin laban sa kanya. Pero yun naman ay sa pangalan ng Panginoon. So, may hirapan din siya. Parang inaano niya si Ananias. Parang, loko-loko to, ayoko. Hindi, okay lang yun. Mag-suffer naman siya eh. Parang ganun. Parang binabalance out niya, di ba? So, kahit sino tayo sa atin dito, kunwari, na tayo nakitang kapatid, kunwari, na pinagpapala, ganyan. Lord, ba't ganun? Ba't siya yung pinagpapala? Baya, huwag ka mag-alala. Papahirapan mo din yan. Di ba? Yun ang totoo. Alam nyo ba yung pera minsan? Ano yan? Burden yan. Hayaan mo lang siya. Huwag ka mainggit. Lumakad ka lang sa kalooban ko. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Ay, bakit siya pastor? Ako hindi. At mga babae, mag-a-assist lang. Kung kainggitin yan, tingnan mo yung sinasabi ng Diyos. Amen? Yan, katulad yan, yung mga lalaki. Ba't sila lang ano, rule sa bahay? Mahirap naman yun. Madali ba yun? Kaya nga, daming nire-relinquish yung power nilang ganun eh. O sige, pantay na lang tayo. Pero hindi pwede sabihin sa akin na ano, ha, pag walang pagkain, ako lang may kasalanan. Di ba? Kasi pantay pala tayo, magtatrabaho tayo eh. Hindi mo pwede sabihin sa akin yun. Di ba? So yun ang ginagawa ng ibang lalaki. Pero pag ikaw yung talagang sinabi mo sa asama mo ba, ikaw magluto, ikaw maglaba, ikaw mag-alaga sa bata, ibig sabihin nun, dapat kahit anong mangyari, ikaw yung magpo-provide. Di ba? So ganun din dito. So, magiging great si Paul, pero matindi yung pagdadaanan niya. So, bandang uli, na-convince si Ananias, sige na nga. Tama lang eh, di ba? Ang galing ng Panginoon eh. Nalagay rin si Ananias dito, may ginawa siyang magaling din. Pero, dahil sinaga niya yung isang tao na loko-loko nung una, bandang uli, gagamitin pala ng Diyos, ginamit nga ng Diyos. So, kasama ngayon sa upload si Ananias, di ba? Galing mo, buti na lang. Pwedeng preaching yan eh. Diba? Isang, Ananias. The one who discipled the great apostle. Okay? So, kumbaga, na-realize niya, sinabi ng Panginoon, gagamitin ko yan. O, sige po. Kahit ano pa tong agam-agam ko, gagamitin niyo pala, oo nga naman. Kaya si Shana, ulit. Gagamitin ng Diyos yan. O, sige na nga. Alagaan ko na nga na maayos. Ay, itong isang member natin. Loko-loko to, kilala ko to eh. Alalayan mo lang. Sige, move on tayo. Ano sa ba? Time na pala. No? Ilang minutes na dyan? Time na pala. So, yun na lang. Doon natin tapusin. Ganun tapusin. Maganda, di ba? Are you Ananias? Or are you Paul? Hindi ka si Ananias, hindi ka si Paul. May gagawin ka. Ikaw si Jamie. Ikaw si Joe. 1 hour. May gagawin. So, hindi ka tayo mainggit, pero gampa na lang natin dapat anong gampa na. Amen? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa buhay, Panginoon, ng ni Paul, ni Saul, na una po, siya po'y tumalima, ba't siya po'y loko-loko na una. Salamat po rin, especially kay Ananias, natutunan namin kung paano maging maayos na disciple, Panginoon, na kung saan susunod kami, even labag sa loob ang aming
pinapagawa niyo sa amin, hindi namin naiintindihan sa una, Panginoon, pray na continue to submit to you, and then later, maintindihan namin, pag kinausap niyo, in-explain niyo, Lord, ang inyong purpose sa amin, kami po'y mag-rejoice, nakasama kami, ginamit niyo kung anong mga kapasidad, kung saan niyo kami tinawag, Panginoon. So, pray na kayo po lagi. Mauna sa amin, sa church na ito, Lord, ay mga din disciple, na pinapatuloy kami, sila, at, ay pangmulalati sa aming ministry, sa aming buhay, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.